Ngayon, hugutin po natin para matesting na po natin kung sira talaga ang power supply niya. Mga kailog, meron pala ako ditong LP-001 na power LED. Salamat po sa Diyos dahil meron po tayo pagkakataon makapag-upload it about po dito sa Disco Lights. Ito po ay pinarepair po sa akin. Pag testing ko pa lang, alam ko na po na power supply ang sira. Ngayon mga kailaw, paano malaman kung sira po ba yung power supply ng power LED mo? Ayan po mga kailaw. Umiilaw naman. Pati po yung digital niya. Tapos pag sinilit natin ng mino, yan, good naman ang ano niya, ang ilaw sa CP00. Umiilaw po siya. Tapos ilalagay po natin dun sa full lahat ng ilaw. Ito, titinan po natin. BB, sound activated, gumagana po siya. Yan, i-press natin ulit. Ayun o, namamatay po siya. Yan, balik natin. Ayun o, nagbiblink po siya. Ayun o. Pati yung ilaw, yung makapansin niyo po yung ilaw niya, nagbiblink-blink din. Ayan. Ayan. Kung nakaka-encounter po kayo ng ganitong power LED, na pag sinaksak nyo pa lang yung power LED nyo, na napapansin nyo po yung pinaka-digital na nagbiblink-blink po siya, kahit anong gawin nyo, talaga nagbiblink lang. Ang sira po nyan ay power supply. Ngayon po, para malaman po natin kung talagang power supply po talaga siya ang sira, bubuksan po natin at ipapakita ko po sa inyo yung power supply na nagbiblink-blink lang po siya kapag pinulang ilaw niyan. Papansin nyo mga kailaw, makapal pa yung kahan niya, no? Yung mga unang labas po itong LP01. Ganito po ako magbukas ng kahan niyan, pati yung loob kung paano ko makukuha para mas mabilis. Para hindi na po kayo magtanggal ng isa-isang lens niyan. Kasi kung tatanggalin niyo po yan, marami pong trabaho. Ganito lang po yung kailangan niyong gawin. Yan, tinatanggal ko po muna yung pinaka-ano niya, yan, takip. Meron po yung tornilyo po dito sa gilid. Ayan. Ayan o. Tapos dito sa dulo, meron pa yung tornilyo sa mga kanto yan. Kasi yung iba kasi tinatanggal to isa-isa eh. Ganon din ako dati. Pero marami po siyang trabaho. Ngayon, mahuhugot mo na po siya. Nagagalaw na siya. Para hindi magdaglagan, ibalik nyo po yung ano niya, yung takip niyan. Tapos lagyan po natin ng lock. Yan. Tapos hugutin na po natin kung lulusot po siya. Kung hindi po siya kayang lumusot dito, masikip po siya. Dito po yan sa gilid. Meron po yung tornilyo dito sa gilid. Allen rings po ang gamitin nyo. Luluwagan nyo po yan. Yan. Luluwagan nyo po yan, yan para mabuka po siya. Ngayon, pwede na po natin siyang hugutin. Yan. Saka ito naman dito. Yan. Ilusot ko po yan. Yan, tanggal na po siya. Nahugot na. Ito na po yung pinaka loob niyan. Yan. Ngayon naman mga kailaw, saan nyo makikita yung power supply? Sa mga beginner po ito ha, sa mga wala pa pong masyadong alam dito sa power LED. Yung iba naman po, kabisado na po ito eh. Ito pong mapapansin nyo dito, ano po ito? Digital board po yan. Nandyan po yung mga switch niya, yung mga tuck switch, yung digital, yung program po nandyan. Tapos, ang power supply, nandito po siya sa ilalim. Ayan po, yung aluminum na yan. Ayan na po yung ano niya, pinaka-power supply niya. Sa mga beginner po, ang output po nitong power supply nito,
ano po yan, 24 volts. Ayan. Pansinin nyo mga kailaw, nagbi-blink-blink na lang siya, oh. Ayan. Tapos, itong power supply, mapapansin nyo yung LED niyan sa gilid. Ito. Nagbi-blink-blink. Ayan. Sira po talaga ang, ano niya, ang power supply. Ngayon, para malaman natin kung talagang sira na po ba talaga ang power supply, meron po ako ditong 24 volts. Ito, ititesting po natin. Ayun, tinestingan ko po ng 24 volts, tapos tingnan nyo po yung ilaw nyan, tapos yung LED. Ayun po, hindi na po siya nagbi-blink. Sira po talaga ang power supply, kailangan na po siyang ayusin ang power supply. Kung wala naman, pwede nyo pong palitan ng bagong power supply. Mga kailaw, hanggang dito na lang po muna ang video natin about po sa PowerLED. Sana po ay may na-share po ako sa inyo, sa mga beginner po dyan. At huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!